Uy! Tomboy ka po. Sorry po ah. Tomboy ka po. Eh, ba't babae po eh? Babae yung profile mo. Jowa niyo po yan. Jowa niyo Hindi. po. Ako yan. Ay, hindi nga. Yung ako nga, ano nangyari? Babae ka pa dito sa profile mo? Hindi po. Nakasando lang. Ano ka sa, hindi kasi yung parang may effects niya na mahaba buhok mo? Hindi po. Oh. Sorry ah. Hulot. Ano pangalan mo? Mitch Rivera. Mitch Rivera, akala ko. Nagpaano ka na? Kalbayog po. Eh, kababayan kita. Saan sa Kalbayog? Sa Lunoy. Oh, malapit lang. Si trans ka na ba? Po. Trans ka na? Hindi po. Ay, hindi pa. Hindi ka pa nagpapapalit. Hindi pa nagpapapalit. Nagpapalagay. Hindi po. Bakit? Pero nai-inlove ka pa sa lalaki. Mitch. Hindi po. Ay, hindi na. Kumbaga, totally, ano na talaga, galit ka na sa lalaki. Oh, hindi pa naman galit. Hindi, mula una, wala din. Ah, kumbaga, attracted ka talaga sa babae. No? Yes. Pero, siguro magaganda jowa mo, no? Hindi ko alam. Hindi, nakailang jowa ka. Nakailang jowa ka na. Hindi ko na po alam. Postam. Sabi ko na eh, matiks ka eh. Mga tansya mo ilan? Po? Mga tansya mo ilan? Ilan na? Sino yung anak mo? Kaya tawag ka? Oo, oh, para ko. Kasamahan sa barko. Ah. Daming kasabi sa kabit ito. Daming nagko-comment, sikat ka daw. Ah, dati, ano na ako, ano ako, mati ni Idol noon, 2010, nag-retire na ako. My God. Ano, ano nanonood ka ba, Star Circle Quest? Yan, at andun ako eh. Nasabayan ko sila, Joris Gamboa, yan, Derek Ramsey. Derek Ramsey, Star Circle Quest yan. Sabi dito, lumalabas yan sa lulong. Gagawin. Child star din ako. Pero hindi mo siguro kilala. Tagal na rin kasi. Child si... Pero may jowa ka ba ngayon, Mitch? Wala po. Ah, wala. Bakit? Binugbog po ako. Sino bumugbog sa'yo? Siya. Bakit? Mali yun ah. Hindi pwede yung ganun. Ba, pag mahal mo, dapat din mo sinasaktan. Pero hindi ka naman lumaban, no? Hindi. Kasi mahal mo, no? Tapos after ba na, nag-iwalay na kayo? Kaya ka mauwi ako. Hindi mo pinaglaban yung relasyon nyo? Hindi. Kasi malala na, muntik niya ako patayin. Parang halata nga sa aura mo, parang broken hearted ka eh. Naman, mararamdaman mo sa tao na parang yung lungkot niya iba, yung aura ng dating mo. Nag-ano ka na niyan? Viewers mo siguro to nandito sa kakot, kuya. Ang dami nanditrip dito. Pero okay ka na ngayon, Mitch, okay ka na. Hindi po. Hindi ka na, ah, nag-breakdown. Fresh pa, kumbaga, kahapon lang. Kahapon? Fresh pa nga yun. Kumbaga... Ba't wala kang kilay? May kilay ako, manipis lang. Ay, di ba na-broken ka? Ayaw mo i-try sa lalaki? Wala talaga. Kasi feeling ko, ikaw ang mas nagmahal sa relasyon niya eh, nung sa jowa mo eh. Kaya kasi naktan eh. Ayaw mo ba na ikaw naman ang mahalin? Hindi ko alam. Hoy, ano ba tong viewers mo, kuya, nandito? Hindi, yan na, Mitch. Ayaw mo i-try. Startup na natin yan. Startup na natin, kuya.
Ang tagal na nun eh. No? Pero da, nung ano ka, Mitch, nung bata-bata ka, hindi ka talaga nagkakrush sa or naligawan, ganun? Naligawan, pero ayoko. Kasi alam mo yung, kala ko nga kanina, ano eh. Kasi yung effects ng ano, yung effects na ito, hindi pa para ka may buhok. Taiga, sino yun? Yun? Hindi ko alam dito. Taiga, sikat, sikat yun. Ito yung baba niya ni... Ay, nangyari siya ng ligaw sa'yo, Mitch. Ano nangyari siya ng ligaw sa'yo dati? Hindi talaga ako interesa. Ewan ko. Binasted mo. Umigil ako. Ayaw mo ba na ikaw naman ang pagsilbi? Ikaw naman ang pagsilbihan, hindi yung ikaw magsisilbi. Gusto ko naman gano'n, pero parang hindi ko alam ba't ayaw ko. Ah, kumbaga asiwa ka, no? Asiwa. No, halimbawa ngayon, nasaktan ka. Bakit kaya, siguro, para sa lalaki talaga, hindi mo naisip yung ganun? Nasabi ko sa sarili ko na baka pwede ko i-try dati, pero takot. Bakit hindi, huwag mo sarado yung sarili mo, kasi, di ba, nasaktan ka ng kapwa mo babae. Kasi tingin ko, binuhos mo ata lahat ng pagmamahal mo sa babae. Kaya nasaktan ka ng ganyan eh. Tama ko? Halata sa aura mo na malungkot ko. Huwag mo sarado yung sarili mo sa iba. Kumbaga, steady mo lang oh. Sige, kung ganyan, iwan ko lang itong bukas ang pinto. Pero, kung may dumating, edi okay. Pag wala, okay. Huwag mo pigilan ng sarili mo sumaya. Naiyak ka ba? Hindi po. Hindi nagbabasa ka sa mga comment. Kuya, first time ko to. Ang dami nagko-comment. Ngayon, nagiinom ka ba? Nagiinom ka? Hindi ko. Kumbaga, ano ka lang, iyak lang talaga para malabas mo yung nararamdaman mo. Yun lo, iyak lang. May nakakausap ka ba? Kasi alam mo, mahirap wala. Yan. Baka kasi ma-depress wala. Ka. Kaya oo, summer. No. Baka kasi ma-depress ka, kailangan mo ng kausap. Diba? Mga friends mo. Oh, pre, inom naman tayo. Bawal? Bakit? Bawal ako, Mino. Ay, hindi. Bawal, treat mo lang sila sa ano. Kain lang kayo. Pre, may ano. Hindi naman masama mag-share. Kisa kinikim-kim mo yung nararamdaman mo. Ay, wag kayo mag-ship. Ay, nang-ship sila, kuya, Hindi, wag mo i-shipin niya. Pag-usapan nga natin yung problema mo. Diba? Kasi ikaw, kailangan mo ng payo, di ba? Kailangan mo ng kausap kasi broken ka, di ba? Hindi mo naman naisip na mag-suicide, ganun. Gcash daw, kuya, sabi nila. Uy, huwag kayo ganyan, Leon Mitch. Pero hindi mo naisip mag-ana. Tapusin na lang ang buhay mo kasi malungkot ka eh. Nagawa ko na... Oh. Alam mo yung ano, yung sa Ortigas, may taas. Ba't yun naisip yun? Gusto kong tumalun, pero merong isang tao na, di ko kilala. Isang tao na hinablot na lang kung bigla ng bigla, din siya nawala. Bago niya ako na baba. Si? Ganun. Kasi alam, tingin ko, Mitch, parang ikaw yung tao hindi nagsishare ng problema, no? Oh. Sa akin lang, kaibigan, kahit pamilya ko, wala. Ano, mag-share ka sa mga kaibigan mo. Halimbawa ako, malay mo, pinadala ako dito para makausap ka. Diba? Malay mo, diba? Oh, sige, ito. Mitch, sige. Malungkot ka, bigyan kita kausap dito sa TikTok. Diba, ganun? Kasi tingin ko, kailangan mo talaga ma-release yung sakit na nararamdaman mo eh.
Mga yun. Pwede ka mag-share sa akin. Gano'n ba kayo katagal? Magto-2 years na palagi akong binubugbog. O, 2 years tapos mag-tiis ka. Ngayon, napuno ka na. Hindi mo na talaga kaya. Oo, napuno na ako. Tinigil ko. Ginave up ko lahat. Umuwi ako. Uy, alam mo, hindi siya... Alam mo, hindi ka deserve na yung pagmamahal mo na gano'n. Hindi mo deserve na yun ang isukli sa'yo eh. Di ba? Sa pagkatapos mo ibigay lahat, tapos ang susukli lang, gano'n. Uuwi ako maraming sugat. O, ang isipin mo lang, meet. Yan ay bubungad ko sa pamilya ko, mga sugat ko. Maintindihan ka naman ng pamilya mo. Alam mo, mawawala lahat ang kaibigan mo, pero yung pamilya mo andyan pa rin. Pagkakasakit ka, mawawala yung mga kaibigan mo. Sino matitira? Yung pamilya mo. Kaya ano, mas okay na umuwi ka talaga sa pamilya mo. Maganda ba yung GF mo? Maganda ba? Maganda jowa mo? So, siya single mom. Ah. Single mom siya na halos-halos problema, halos ng problema nila ng ex niya na iniwan yung anak niya sa akin niya, pinupuna. Sa akin niya, ano na, lahat ng problema nila ganun. Alam mo, buti nakawala ka na. Umalis ako, nag-isip ako, naalis ako, uwi ako. Nung walang pagdadalawang isip dahil muntik niya ako napatay. Alam na ate ko yung kitang-kita ng ate ko. Buti naisipan mo. Kasi, alam mo, hindi na tama yung ganun. Di naman di ba rason yung ano, nakainom ka, porket nakainom ka, ganun, di mo alam, ganun. Oo, hindi. Hindi rason yun. Oo, may ibang tao lasing, alam mo yung ginagawa eh. Mm. Diba? Bakit sa'yo, binubuntun yung galit? Di ko alam sa kanya kasi nga daw iniwan yung mga anak niya. O, sing? Alam mo, Mitch, ang isipin mo, hindi siya kawalan sa'yo. Ikaw ang kawalan sa kanya. Kasi akalain mo, nag-tease ka. Sinalo mo yung responsibilidad ng ex niya. Halos ko yung panganay niya, kaedad ko lang eh. O, sing? Diba? Ngayon, magsimula ka ulit ng bagong buhay. Hanapin mo yung sarili mo na nawala. Maganda yan na umuwi ka sa province niya, no? Magano ka, maglaylo-laylo, yan. Tapos isipin mo yung, sino ba ako bago ko nakilala siya? Parang ganun. Hanapin mo yung ganun na ikaw. Sino ka ba nung bago mo siya nakilala? Anong klaseng tao ka ba bago mo siya nakilala? Diba? Siguro ang daming nagbago sa'yo na halos na hindi mo nakilala yung sarili mo para tanggapin yung pananakit niya ng 2 years, diba? Hindi na ikaw yun. Hindi pa kami, binubog niya na ako. Reason niya, lasing siya. Hindi pa kami nun ah. Oh. Para pa ng pamilya ko. Hindi ba kayak? Hindi ako iiyak, tapos na umiyak. Hindi po ako iiyak, Shane. Sorry. Hindi, Mitch, hanapin mo yung sarili mo. Hashtag. Kumbaga, fresh start, ganun. New life, yan. Diba? Ang dami nun. Na-taste mo 2 years, sinasaktan ka. Deserve mo ba yun? Deserve mo masaktan ka? Hindi mo deserve masaktan, Mitch. Kasi sa lahat ng trova ko, kahit isa sa mga nakipag-away sila, di ako na-involve sa ganung away. Oh, see? Oo, wala. Kaya sabi ko sa kanya, Swerte mo, sabi ko. First time ko. Sa pamilya ko, konting kurot, wala. Konting palo, wala. Sa'yo lang, sabi ko sa kanya. Hindi, alam mo, Mitch, hindi kanya deserve yung kagaya mo.
Hindi ka niya deserve. Hindi mo deserve nasaktan. Diba? Para matiis yung 2 years na pananakit, ganun mo siya kamahal. Ngayon, tama lang na lumayo ka. Tapos, pag-uwi mo, anong gagawin mo? Painga. Tapos, yan, mga pinsan mo. Paganda ka naman, Michi. Ayaw mo magbagong buhay. Try mo lang, magpakababae ka. Para malaman mo yung... Magulang. Oh, di ba? Try mo minsan sundin yung magulang mo. Diba? Malay mo, kaya ka napunta sa sitwasyon na ganyan kasi para may ma-realize ka na dapat pala ako ang inaalagaan. Hindi ako yung nag-aalaga. Dapat ako ang minamahal. Hindi yung ako yung nagmamahal. Parang ganun. Meron naman ano, tagal na din, tagal niya nagantay, lalaki siya, pero ayaw pa talaga. Sige? Diba, what if nung yung pag yung chance na yung pinalagpas mo lang? Hindi naman, ano lang, iunti-unti mo, Mitch, iunti-unti mo lang. Basta wag mo isasarading pinto na totally close. O sige, ihahang ko lang yung pinto. Kung may dumating, okay. Pag wala, okay. Ang ganun. Di ba? Uwi ka na daw po sa nila. Kailangan mo ng ano, fresh start, Mitch. Fresh start. New life, ganun. New life ako. Lahat ng ano, try mo lahat ng pagbabago. Nung nakilala mo siya, ibalik mo yung ikaw. Ba't di mo ma-share sa mga friends mo yan, yung nararamdaman mo? Wala akong kaibigan. Bakit? Introvert ka? Wala akong kaibigan. Ewan ko bakit nawala sila nang umalis lang ako. See? Andyan sila pag malapit ako, andyan sila pag meron ako, pero pag ako may problema, wala. Oh, kita mo? Hindi sila totoong kaibigan pag gano'n. Alam mo, pag nagkakaedad ka, ang... Kumukunti ang kaibigan mo eh. From teenager, madami. After ng school, 20 plus pataas. Kumukunti na kumukunti yan eh. Siyempre, may kanya-kanya silang responsibilidad. And may iwan dyan yung pinaka-close mo talaga. Kaya nung ano, kaya kapag nauwi ako, puro pinsan ko na lang na ano. Oo, family talaga. Matatakbuhan mo. Pagkasakit ka, walang pa kaya naman ang kaibigan. May nararamdaman ka, wala mo. Hindi ko na po friend yung ex ko sa lahat ng ano ko. Hindi ko na siya friend. Sorry. Tama yan na, ano, pumunta ka muna sa comfort zone mo yan, which is yung family mo. Family. Oh, tama nga, siguro. Kaya tayo pinagtagpo ngayon dito eh, para mapagaan yung nararamdaman mo eh. Kasi napipil ko na parang ang bigat ng nararamdaman mo. Parang kasigurong sasabog niyan. Tama ba ako? Na. Hindi pong para kang puputok sa loob na hindi mo maintindihan. No, alam mo Mitch, okay lang umiyak kasi para maramdaman mo 'yan, malabas mo. Nung pagdating lang dito din ako tumigil. Pagdating dito alam sa mo, matlog. We're not make lumiyak. Alam mo, Mitch, mas okay mag-share sa ibang tao eh. Kaysa sa mga kakilala mo. Kasi ang ibang tao, pag nag-share ka, hindi ka uhusgahan. Kasi hindi ka naman kilala eh. Ang close mo, or mga kakilala mo, mag-share ka sa kanila. Uhusgahan ka nila. Pagkakalat pa na mali eh. Oo. Ano nga, advice ko sa'yo, hindi naman kita kilala personally. Ang inaano ko lang sa'yo, yung nararamdaman mo na malungkot ka, parang ganun. So,
Ayan, nag-reconnect. Ano daw po na siya? Nag-reconnect ako. Ay, balik na nga ako eh. Nandito na ako, nandito na. Wala signal ko eh. Mahinal. Hindi kasi ano, Mitch, nagano talaga ako, nag-a-advise ako. Dami ko na nga natulungan na ganyan eh. Mga kahapon lang, ilan na, hindi ako over, nasa 300 plus na ata na advisor ko, Mitch. Pero free lang naman yung ano ko. Sino yun? Malapit ka na, matlog na ba yan? Patawid na? Opo. Hindi, ingat ka dyan sa ano. Na? Po. Pababa ka na? Hindi pa po, hindi pa siya na-under. Ah, hindi pa na-under. Bagay, yan din. Umuwi ako nung ano, nakaraan dyan eh. Hindi siya na-under. Umuwi ako dyan, tagal talaga dyan. Matnago, uwi siyang summer, nakabayag. Malapit lang yan, bungad lang yan eh. Ako nga, lagpas pa ako sa ano eh. Lagpas pa ako sa Katarman eh. Bicol din ako pa shoutout. Oh, shoutout daw. Ngayon ba nung nakausap mo ko, gumaan pakiramdam mo, Mitch? Gumaan siya kasi nga, minasabihin ako. Oh, yun talaga, kailangan mo kausap. Tatalon ka na pala eh. Tatalong ka na pala eh, buti hindi natuloy. Ibig sabihin, may misyon ka pa sa mundo. Opo, taga-Kalbayog po ako. Diba? May misyon ka pa, hindi po pa ano. Paisipin mo pa, Mitch, isipin mo pamilya mo pag ganyan may problema. Boss Liam, bigyan mo 10K. Wala nga ako 10K, bibigyan ko 10K. Ano pala trabaho mo dito, Mitch? Mitch, ano trabaho mo dito? Nag-extra lang ako sa Macos. Pero ngayon ang huwi ako, wala na. Magpahinga ka muna. Hindi sa mga pahinga. Hindi masama magpahinga. Marami ka pang oras. Sa Lunoy po. Lunoy Kalbayog po. Lunoy. Anak mo yan. Baka may kilala kayo, Gaufo, tsaka si Guatno sa Matnog. Sino yung Andy? Mga Kung Fu Master ba yun? Hindi ko alam eh. Pahinga ka muna, Mitch. Bumawi ka ng lakas. Yan. First time mag-seryoso nila. Lagi naman ako seryoso ah. Ayan, may communication pa kayo. Ano pangalan? Ano pangalan no, ex mo? Jenny. Jenny, may communication pa kayo. Hindi ka ba pinigilan? Mitch, wag, go college. Hindi ka pinigilan? O pinagtuluakan ka pa? Una nung lasing siya, pinagtutulakan niya ako, tinapon niya paggamit ko. Tinapon niya mga damit okay. Ko. Which is, nandun talaga harap-harapan yung jowa ni ate. Sa pagtapon niya, sabi ko, siguro tama na to. Kasi nakakahiya eh, nandun yung jowa ng ate ko, tapos tatapon niya may mga ibang tao, nakikita ng lola ko. Kung ganun, alam mo, Mitch, kung walang respeto sa'yo yung tao, hindi ka niya deserve. Una, sa relasyon talaga kailangan respeto kaysa isa't isa. Ganun yan. Kung yun kaya pa lang, magulang niya ko na din. Magulang ko na yung umayaw sa kanya. Kasi una pa lang, sa pabubugbog niya, ayaw na talaga. See, wala nga sang respeto sa'yo eh. Diba? Yun na lang itira mo sa sarili mo, yung respeto na lang. Diba? Eh, mukhang napuno ka na, tama lang na umalis ka. Magtira ka man lang kahit sa sarili mo. At okay yan, na umuwi ka na lang sa inyo, no? Naiiyak ako. May naiiyak dito. Kaya maiiyak. Pero Mitch, kung iiyak ka, okay lang. Hindi masama ng umiyak. Kasi yung emotion mo. Kasi yung emotion mo talaga, pwede ilabas mo talaga. Kasi ngayon, pinipigilan ko lang. Viral kasi, ka na. Sana all viral. Kasi alam mo, wala ka palang masyara ng friends eh. Diba? Po, wala. Wala ka. So, wala. So, anong, na-imagine ko kung gaano kabigat yan, nararamdaman mo.
Hindi po. Yung nagbabiyahe ka, nagbabiyahe ka, tapos gagawa lang siya ng dummy account para mura-murahin ka. See? Ano yun? Oo. Oh. Kito yun na ano ko, bakit ganun? Tama na, wag ano. Ano? Magtira ka man lang sa sarili mo, Mitch. Diba? Hindi ka naman nag, hindi ka naman nagkulang. Tingin ko, binigay mo naman siya, sa kanya lahat. Diba? Para ganun yung kanya. Bakit, ba't ganyan yung kapalit na binigay niya sa'yo? Diba? Bakit? Ano nagawa mo? Bakit yung, hindi mo? Di ko alam kasi lahat ng mga nasabi niya, about sa family niya, about sa ex, yung ganun niya. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko siya sinasagot eh. Ang dami niyang sumbat, ang dami niyang mga dada sa akin. Sabi ko sa sarili ko, bakit mo sa akin pinupunta na lahat-lahat? Oh, see? Na which is, wala naman akong kasalanan sa ex mo na lalaki. Wala naman akong alam sa relasyon niyo. Kung paano kayo nag-iwalay, paano kayo iwan. Kasi dati pinagyayabang niya eh, siya nang iwan eh. Tapos ngayon mag-ano siya sa akin na ganun. Ano, see? Wala po akong Mio. Okay, wala akong Mio. Kasi tingnan mo, natawa ka na ngayon, no? Kada medyo gumaan na pakiramdam mo. Diba? Pero minahal mo naman siya. Opo. Hmm. Tapos, yung pagmamahal mo, ganun lang binalik sa'yo. Papatay pa. Tingin mo, deserve mo yun? Hindi. O, see? Tama lang na umalis ka. Hanapin mo yung sarili mo. Magpakalayo-layo ka. Tama, umuwi ka sa magulang mo kasi magulang mo, hindi ka usgahan kasi anak ka nila eh. Hmm. Tapos, try mo, sundin yung magulang mo, yan. Mag-uwi mo sarili mo. Part ng moving on process. Shane, hindi po. Shane, tumigil ka na, Shane. Ah, ilan ba viewers mo? 9, pero ang dami nila galing sa'yo. Dami kasi ano, ilan. Ang viewers ko kasi 1,000. 1,000 talaga po. Siguro, ito talaga, nagkataon, ito talaga ang ano, parang sinadya ng tadhana na, uy, mabigat ang nararamdaman nito ni Mitch. Kaya nga, kailangan mo na. Nabigla ako. Kailangan niya. Kaya in-accept ko. Oh. See? Hindi talaga ako nag-accept nung lalaki. Wala, hindi ko alam bakit. Oo nga eh, di ba? Bakit in-accept? Wala. Diba, out of nowhere? Ganyan, alam mo, tinutulungan ka. May tumutulong sa'yo. Siguro, yan. Si God, ganyan. Mabiligay. O, bigyan. Sige, itong anak kong si Mitch. Bibigyan ko to ng kausap kasi masyado nang mabigat yung nararamdaman. Eh, pinadala ko dito. Diba, nasa live mo ako ngayon. Madaming tao talaga dito. Ayan, madaming tao. Nakapunta na ako dyan. Taga-Samar din ako eh. Ex mo daw si Miyong. Hindi mo pakilala kita dun. Part ng moving on process, pakilala kita dun. Ngayon, paano mo sisimulan ang buhay mo sa Samar? Tatanim ka ba? Lilibangan mo yung sarili mo? Para pag okay ka na, magtatrabaho ka ulit dito sa Maynila. Ganun ba ang plano mo? Ganun ba? Pinatay yung ilaw. Okay lang. Nakita ka naman. Ganun ba? Magpapalakas ka lang ba sa na summer? Di ko sure kung babalik ba ako kasi ayaw niyo umalis sa bahay eh. Bakit? Ba't bahay? Ay, ano yung bahay? Sa amin, ayaw niyo umalis doon. Bakit? Hindi naman ka mag kasi nga, ano, ganito kasi nangyari yun. Sila ate lang dapat magbabayad. Pero, nagbibigay siya ng, para sa tubig lang. Kaya ayaw na umalis kasi yun ang pinangahawakan niya. Nagbabayad daw siya. Eh bakit, asay niya yung tubig, anong ngupahan? Di naman ngupahan kasi ano lang. Ano tawag?
Dahil lang sa akin. Ganun lang. Baka ano, alam mo pag nakaramdam ng ya, alisin yan. Siguro. Siguro it takes time. Kasi nga, pati magulang ko nga, ano yan, sinasagot niya na dahil sa bahay na magulang, doon pa lang sa magulang, nasagutin ng magulang mo. Red flag na eh. Ikaw nga, magulang mo nga, hindi nire-respeto, ikaw pa. Tingin mo, yun ba yung nararapat na tao para sa'yo? Ba't nagpakita ng sunog ito since best friend? Jimmy Neutron, di ko best friend yan. Pero ano, Mitch, try mo. Try mo lang yung gusto ng magulang mo. Kasi ang magulang, wala namang... Gusto ka ba mapahamak ng magulang mo? Wala namang gusto mong ano eh. Parang itatry mo lang. Pero pag hindi mo kaya, siguro maintindihan naman ito. Yan. Try mo magpakababae muna. Yan. Alam mo, may friend ako dati, bata ako. Bahay na siya ngayon. Isa na anak niya. Masaya silang pamilya. Ayaw ba magkaanak? Yung may matatawag sa'yo, mami, mag-alaga sa'yo pagtanda mo. Gusto iba, pero matakot ako. Ganun lang, takot. Hindi, huwag ka matakot, Mitch. Ano ka ba? Natiis mo nga yung 2 years na sinasaktan ka eh. Diba? Try mo magpahaba ng buhok. Nag-ano ka ba? Nag-hormones ka? May ininom ka mga hormones, ganun. Try mo, Mitch. Ang takot nandiyan lang niya. Ano mo, ang takot kasi yan yung pumipigil sa atin para ano tayo eh. Para mapanghinaan tayo ng loob. Pero go with the flow lang. Pag-uwi mo ba doon, tatry mo? Mitch? Try mo lang. Hindi ko sure. Hindi, walang masama mag-try. Ang takot, normal yun. Pero bali, pag Mitch, kayo talaga. Hindi nga. Pahama ka ng buhok. Tapos mag-set ka ng ano, mga duster. Nagsusuot diba? Naman ako ng pang girl kahit ganito buhok, pero... Ah, baka buhok. Hindi ko alam ba't gano'n. Ilan taong ka na? 22. Oh, 22? Ano? 22? Kaya mo ba pag ano, pag-uwi ka ng bahay, andyan yung anak mo, mami, yayakapin ka. Gusto, ayaw mo ba ng gano'n pagmamahal? Halimbawa, may asawa ka, ikaw ang pagsisilbihan, hindi ikaw ang magsisilbi. Alam ko, pag ganyan kasi, pag lesbian, ikaw ang magsisilbi sa babae. Ayaw mo ba na ikaw naman ang pagsilbihan? Ganun. Bumuo ka ng... naman, pero sa... Di ko alam kung kailan ko siya sisimula kasi sobrang sakit. Hoy, wag kayo ngayon yun. Anakay mo na kayo na yun. Alam ka pala yan. Ihil mo lang yung sarili mo, Mitch. Pag okay ka na, saka masubukan. Muna madaliin. Yung... Diba? Bumuha ka ng sariling pamilya mo ng puno ng pagmamahal. Ganun ba? Ay, yung pamilya nyo ba masaya? Opo. Sing, ayaw mo ba ng ganun na magkaroon ka rin ng sariling pamilya na ganun? Mitch, ay mo ba bumuo ka ng, di ba, masaya pamilya mo? Ay mo magkasarili ng pamilya na masaya rin. Gusto naman, gusto. Oh, see? Bata ka pa eh, 22. Ilan taon na ako? 26 na ako. Oh, 22. Di ba? Ex ko, 36. Ganda, ano ka? Alam mo, inanok para sinontrol ka eh. Diba? Alam mo magandang revenge sa ex mo, Mitch? Yung the best revenge sa ex mo? Ayusin mo yung sarili mo. Na mapakita mo na sa kanya na, uy, okay ako kahit wala ka. Yun yung mas masakit sa kanya eh.
uy, okay pala siya na kahit wala ako. Ganun ang mararamdaman niya. Mas masasaktan yun na pag nakikita ka niya na, ay, okay na, ma'am, okay na. Parang mas okay ang buhay ni Mitch nung wala ako. Mas masakit sa kanya yun. Matutuwa yun pag nakikita ka niya na si Mitch miserable nung nawala ako. Parang ganun. Kaya ipakita mo sa kanya na, uy, ang masaya ako, nawala ka. Na pakita mo na hindi naman kita kailangan sa buhay ko eh. Ah, ganun, ganun lang gagawin mo. Saan ba kayo sa Samar? Sa Kalbayog, no? Kalbayog, Lunoy. Ah, punta ako dyan. May naglabi kasi dito, puntaan daw kayo. Hindi ka nagiinom? Hindi, pagka na ako. Tumigil ako dahil sa ganyan. Ah, see? Tumigil ako dahil sa stroma. Sige, Mitch, siguro mga 3 months, try mo na yung pagbabago. Ngayon, huwag mo madaliin yung ano, mm-mm, yung pag-process ng, may pag-process ng pag-moving on. Kumbaga, kung isipin, damdamin mo lahat ng sakit, yan. Hanggang sa ma-realize mo na, uy, okay na pala ako. Bakit? Gising ka na lang kasi sa isang umaga niya na, uy, okay na ako, ha. Kiyan ako. Oh, pahakin. Pahakin mo na ang bagong daan. Bagong umaga, Mitch. Ayaw mo ba ng bagong umaga? Na puro lang... scripted din. Hindi. Scripted. Hindi ah. Kailan ba ako nag-scripted? Diba? Pangato to 3 months, Mitch. Kasi gigising ka na lang ng umaga na okay ka na eh. Ganyan naman ang pag-move. Hindi mo naman pag sabi, uy, mag-move on ka na, ganito gawin mo. Isang ganun lang, move on ka na. Hindi ganun. Ang tawag, ang pag-move on, yung marirealize mo na hindi mo na kailangan ng ano, na maging malungkot isang tao. Kuya, sino daw po si Dambi? Dambi, ba? Ano yung wanted yun? Wanted. May tanong dito, ano daw? Ano daw yung title niyo ni ano ni Miyong sa Pinay Flix? Asa mga basya yung ano yung basya. Buti nag-TikTok kami. Opo. Ilan ba follower? 5K. Oh, 5K. Matagal na, oh. Pero tumigil ako. Kakabago diba? Na ulit. O, di ba? Magiging okay ka rin, Mitch. Hindi naman lahat ng pagkakataon nandiyan sa kalagayan mo. Sisikat din ng bagong umaga. Ay na. Diba? Bilangin mo lang, 2 to 3 months, okay ka na. Pagdating, pag okay ka na, tahakin mo na ang bagong daan. Try mo, diba? Yung pangarapin mo magkaroon ka ng sariling pamilya na ikaw ang pinagsisilbihan, ikaw ang minamahal, hindi ikaw ang nagmamahal. Masarap kaya sa pakaramdam yun, Mitch. Lalo na sa part yun na babae. Yung pagsisilbihan ka, hindi yung ano, hindi yung binigay mo na nga lahat sa sino si Jenny ba yun? Binigay mo na nga lahat kay Jenny, tapos ang isusukli pa sa'yo. Nag-lag siya, guys. Mentally abused. Ito, nag-lag ako. Okay na. Bumalik. Diba? Yun naman, Mitch. Diba? Yun lang ang advice ko sa'yo. Hindi paano sure ba yan? Gabi na. Yeah. Alas stress na pala. Alas stress na. Okay ka na, Mitch. Huwag ka na ano ah. Okay lang umiyak ah. Huwag mo pigilan sarili mo. Pag-uwi mo, kausapin mo magulang mo. Na? Okay ka na, Mitch. At least matutulog na kasi ako eh. Ah, sige po, sige po. Thank you po ulit. Thank you po. Sige. Ayusin mo yung buhay mo ah. Huwag ka, ano, pakita mo sa ex mo na kung sino ang sinayang niya. So, paano yun? Bye-bye na, Mitch. Ingat ka dyan sa biyahe mo. Bye-bye po. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye.